80s na panahon ng kasagsagan at kasikatan ng mga rock bands, may isang pop rock duo mula sa Sweden ang makikipagsabayan sa naglalakihang mga banda sa US. Dala ang misyon na i-conquer ang mundo gamit ang kanilang musika. Hindi man sila naging kasinlaki ng kababayan nilang Swedish group na ABBA, eh sigurado namang hindi mo rin pwedeng maliitin ang isang rock set na bumenta ng mahigit sa 75 millions ng kopya ng albums sa buong mundo. At hindi rin pwedeng kalimutan na mayroon silang 33 singles na pumasok sa itaas ng music charts. So bago lumalim ang ating usapan, eh gusto ko lang magpasalamat sa nag-request nito. Dahil kahit kilala ko na ang pangalan ng Roxette, eh ngayon ko lang din nalaman na sila pala ang kumanta ng mga astig na awitin tulad ng Listen to Your Heart, The Look, Joyride, Dangerous, at napakarami pang iba na tatalakayan din natin dito sa video. Matapos kong basahin ang istorya ng duo na ito, ay naging fan ako bigla dahil bukod sa sobrang dami nilang magagandang awitin, ay grabe din yung naging dedikasyon ng kanilang babaeng vokalista na mas piniling magbahagi ng kanilang musika sa kabila ng paikipaglaban nito sa kanyang brain tumor na inabot ng halos 17 taon. Halika at ating kilalanin ang isang pop rock duo na Roxette. Sino nga ba sila? Bakit sila itinuturing ng marami na one of the greatest of all time? Paano sila nabuo? At nasaan na sila ngayon? Sasagutin natin lahat yan mga idol sa video na ito. Pero bago ang lahat, eh mag-shoutouts at intro muna tayo. Maraming salamat! Ang Roxette ay masasabi nating binubuo ng dalawang eksperyensyado na sa musika. So simulan natin ang kwento natin sa dalawang banda. Ang isa ay ang pinakasikat umanong banda sa Sweden noong time na yon, ang Guy Lenny Tider na si Per Gessle ang frontman, at ang isa pang bandang Stroll and Mama's Barn na pinangungunahan naman ni Marie Fredriksson. Noong 1981, kinuha ng Guy Lenny Tider si Marie para mag-background vocalist para sa kanilang album na nakasulat sa Swedish language ang mga lamang kanta. At ganun din noong 1984 sa sumunod na album ng banda na The Heartland Cafe na isang English album. Naging sobrang hit ito sa Sweden kaya napansin ito ng American label ng EMI na Capitol Records. Sinubukan nilang pasukin ang US pero hinikayat muna ng mga ito na palitan ang pangalan ng banda, at dito nga ay tinawag na silang Roxette. Ganun pa man, hindi naman ito naging successful at nauwi lang sa pagkabuwag ng banda. Itinuloy ni Per ang kanyang solo career at patuloy pa rin niyang kinukuha si Marie para backup vocal sa iba nitong awitin. Noong mga panahong yon mga idol, eh wala na ding banda si Marie at nakafocus na lang din ito sa kanyang sariling karera. Madalas nga itong makipag-collab dito kay Per dahil nagsusulat din ito ng kanta para sa kanya. Isang araw, inaisipan at hinikayat ng managing director ng EMI na si Rolf Nygren na official na lang na magsama sina Per at Marie, at sumang-ayon naman sila dito. Kaya mula dito, sinubukang i-translate ni Per sa English ang kantang Svarta Glass. Isa itong salitang Swedish mga idol na ang kahulugan sa English ay Dark Glass, at ito nga ang naging pinakaunang single ng dalawa sa ilalim ng pangalang Roxette. Binigyan nila ang kanta ng title na Never Ending Love at pumasok agad ito sa top 10 sa Sweden at bumenta ng 50,000 copies. At dahil sa tagumpay ng kanilang experiment na tambalan, sa halip na i-release ni Per ang pangatlo niyang solo album, eh sinimula nitong i-translate lahat sa English ang mga kanta dito, at siya nilang inirelease noong October 1986 bilang debut album ng Roxette na may title na Pearls of Passion na agad ay naging commercial success sa Sweden. Pero ganun pa man, eh bigo naman itong makapasok nung panahon na yon sa ibang bansa. Sinabi ni Per na mas ipinopromote nila ang pagkanta ni Marie dahil wala umano sa plano ni Per na siya maging vokalista ng Roxette. Si Per kasi mga idol ay sobrang talentadong songwriter, at kung pag-uusapan naman natin ay ang boses, napakaganda rin ang boses nito. Pero sobrang laki ng respeto nito sa kakayahan ng boses ni Marie. At dahil nga dito ay opisyal nang ipinanganak ang bagong duo sa Sweden, at nagsimula na silang magsagawa ng mga tours sa kanilang bansa. Noong October 21, 1988, inirelease naman nila ang pangalawang studio album na Look Sharp, kung saan ay kabilang na ang mga kantang Dressed for Success, The Look,
listen to your heart. At dangerous. Sobrang laking tagumpay nito sa Sweden, pero bigo muli ang mga ito na mapasok ang ibang bansa sa Europa. Pero ganun pa man, isang pangyayari ang hindi nila inaasahan na magpapabago ng takbo ng kanilang karera. Isang estudyanteng Amerikano na si Dean Cashman na nag-aaral noon sa Sweden ang bumalik sa US para sa holiday break. At dahil nga isa ang rockset sa mga sikat sa Sweden, ay mayroon itong dalang kanta ng mga ito na The Look. Tapos, ibinigay niya ito sa radio station sa kanilang lugar na KDWB 101.3 FM. At sa hindi inaasahan, agad itong nagustuhan sa US. Kumalat ito sa iba't ibang radio station at nagkaroon ito ng malawak na airtime dahil sa dami ng tao na nagre-request ng kantang ito. Sa madaling salita mga idol, naging sobrang hit itong kanta kahit hindi pa ito na i-release ng banda sa US. At dahil nga sa hindi inaasahang kasikata ng kantang The Look, ay nagsimula na ang label nila na EMI na i-release ito sa US na agad ay pumalo sa number 1 sa Billboard, ganun din sa napakaraming bansa. Kumbaga mga idol, ay sa isang saglit, dahil sa hindi inaasahang pagkalat ng kanilang kanta, ay biglang naging superstar ang status ng dalawa. Noong 1990, ginamit ang kanta ng Roxette na It Must Have Been Love bilang soundtrack ng pelikulang Pretty Woman. Kung kaya naman, ilalong naging matunog ang pangalan ng Roxette at nagkaroon ng mas malawak na fanbase. Pagkatapos nila ng tours, nagbuo na sila ng pangatlong studio album na tinawag nilang Joyride na inirelease naman noong March 1991. At dahil nga nasa kasagsagan sila ng kasikatan ng panahon na yun, eh hindi na nagdalawang isip ang kanilang record label na EMI na maglabas ng malaking halaga. Nag-invest ang mga ito ng $2 million para sa promotion ng album na ito na naging commercial success at naging best-selling album ng Roxette na pumalo ng number 1 sa US at sa iba't ibang bansa. Kasama na dito ang mga kantang Spending My Time at Joyride na naging number 1 sa mahigit sa 25 mga bansa, kasama na nga dyan ang Germany, Australia at US. Sinundan nila ito ng Join the Joyride Tour kung saan ay tumugtog ang Roxette sa 108 na konsyerto sa Europe, Australia at sa US. Nagsimula ito noong September 4, 1991 at natapos noong July 1992. Noong 1991, sa sobrang tagumpay ng Roxette sa international stage, ay nabigyan sila ng karangalang maisama sa postal stamp ng kanilang bansa sa Sweden. Pero sa parehas na taon ng 1991, nagsama-sama ang SBK Records, Chrysalis Records at EMI Records para buuin ang EMI Records Group North America. Pero sa kasamaang palad, ay nakaapekto ito sa momentum ng kasikatan ng Roxette. Sa dami kasi ng pagbabago mga idol sa kanilang record label, ay nabawasan ang publicity ng banda. Sa katunayan, yung kantang Spending My Time na sobrang taas ng expectation ni Per at Marie, ay hindi man lang pumasok sa US charts. Nagkapatong-patong pa ang problema ng banda dahil sumabay pa ang pagpasok ng grunge music. Oo mga idol, hindi nakatakas ang Roxette sa epekto ng pagsikat ng Nirvana na sinundan pa ng iba pang grunge na mga banda. Ganun pa man, katulad ng ibang rock bands from 80s, ay patuloy naman ang popularidad ng banda sa labas ng US. Noong August 28, 1992, inirelease ng Roxette ang kanilang pang-apat na studio album na Tourism na gaya ng inaasahan, ay bumagsak na lang ito sa number 170 ng Billboard 200. Noong 1993, ang Roxette ang naging pinakaunang hindi English speaking na nakatugtog sa MTV Unplugged at ang kanta nilang Almost Unreal ay naging soundtrack ng pelikulang Super Mario Bros. Noong April 9, 1994, inirelease ang panglimang studio album na Crash Bumbang kung saan ay nagbago nga dito ang style ng musika ng Roxette at nagkaroon muli sila ng sumikat na kanta dito tulad ng Vulnerable at Sleeping in My Car. At ang kantang ito ang pinakahuling single ng Roxette na nakapasok sa Billboard Hot 100. Ganun pa man, dinadagsa pa rin naman ng tao ang kanilang mga tours. Ika nga ni Per mga idol, imulat-simula,
isa umanong touring band ang Roxette. Noong 1996, nakipag-reunion si Per sa dati niyang mga kabanda na gay Lenny Tyder at nasundan ito ng pagre-release ng Roxette ng Spanish version ng ilan nilang ballads. Nag-release din si Per at si Marie ng kani-kanilang solo album. Noong 1998, nag-reunion muli ang dalawa para i-record ang pang-anim na studio album na Have a Nice Day na inirelease naman ng February 22, 1999 sa buong mundo maliban na lang sa US dahil noong mga panahon na yon ay wala na silang record label sa US. Noong April 2, 2001, inirelease nila ang pang-pitong studio album na Room Service na sa pagkakataong ito ay umasa sila na may i-release ito sa US dahil sa bagong kontrata ng mga ito sa Edel America Records. Pero sa kasamaang palad mga idol ay na-disband nga ang record label na ito dahil nagkaroon sila ng problemang financial. Kaya sa sobrang disappointment, inag-focus na lang muli ang Roxette sa pagtutur sa Europa. Noong September 2002, bigla na lang natumba si Marie sa kanyang tahanan at kalaunan ay na-diagnose ito na mayroong brain tumor. Sinabi ng mga doktor sa kanya na 25% lang ang pag-asa nitong makaligtas sa operasyon. Pero ganun pa man, itunuloy naman ito ni Marie at kalaunan nga ay matagumpay naman ang isinagawang operasyon. Nakakalungkot man, isang doktor ang nagsabi na maaaring naalis ang lahat ng sakit o nararamdaman o sintomas pero maaaring andun pa rin ang problema. At ayon sa aking ginawang research mga idol, itinatawag nga itong remisyon. Sa kabila ng malubhang karamdaman, noong 2003, nagpatuloy siyang muli sa bagay na mahal niya, ang pagbabahagi ng kanyang musika. Nagpatuloy si Marie maging si Per sa kani-kanilang solo career. Medyo matagal din silang nagkaroon ng pahinga sa Roxette at noong mag-reunion sila 8 taon ang lumipas, nauuwi din naman sa cancellation ang iba nilang gig dahil sa hindi magandang kalusugan ni Marie. Muli pa silang nagkasama sa stage sa solong konsyerto ni Per nung tinawag nito si Marie para samahan siya sa mga kantang It Must Have Been Love at The Look. Marie Phillips. Yung video na yan mga idol, ang pinakauna nilang beses na magkasama ulit sa stage mula pa nung huli nilang konsyerto na 8 taon na ang lumipas. Kaya ramdam na ramdam mo ang saya ng kanilang mga tagahanga. Noong taong 2010, tuluyan ang nakabalik sa limelight si Marie at nakakasama na ito sa ilang konsyerto ng Roxette. Tapos noong February 11, 2011, makalipas ang halos 10 taon, muli silang nakapag-release ng pang-8 studio album na Charm School. Nagsagawa din sila ng kanilang panibagong world tour na yung huling beses pa nila itong ginawa ay 15 taon na ang lumipas. Tapos, sinundan agad nila ito ng pang-9 na studio album na Traveling na inirelease noong March 23, 2012. Sa pagsapit ng 20 taon ng una nilang number 1 hit sa US na The Look, nagsagawa muli ang Roxette ng The Never Ending World Tour. Pero kinansila din nila ang mga natitira pa nilang konsyerto dito dahil hindi na pinayagan ng doktor si Marie na magsagawa pa ng mga tours dahil sa lumalalang kalagayan nito. Sa katunayan mga idol, imahahalata mo sa iba nilang konsyerto na hindi na nito kaya. May mga pagkakataon pa na basta na lang ito tumutumba sa stage. Makalipas ang ilang araw, nag-anunsyo naman si Marie ng pasasalamat sa mga tagahanga at ipinaalam na din ito na tapos na ang kanyang mga araw ng pagtutur. Pagkatapos nun mga idol, nakapag-release pa naman sila ng pang-10 studio album na Good Karma na naging available sa mga tindahan noong June 2016. At dahil nga hindi na kaya ni Marie, mag-isa na lang si Per na nagsagawa ng mga tours. Namatay si Marie Fredrickson noong December 9, 2019 sa edad na 61 dahil na rin sa matagal na nitong pakikipaglaban sa kanyang brain tumor. Sinabayan ni Per ang kamatayan ng kaibigan ng pagpo-post nito sa community tab ng kanilang official YouTube channel. At ang kanilang video na It Must Have Been Love ay pumalo agad ng 430 million views at sa kasalukuyan ay nasa 612 million views na ito. Nito lang March 2022, makalipas ang halos 2 taon ng kamatayan ni Marie, nag-anunsyo si Per na dahil umano siya lang lahat halos ang sumulat ng mga awitin ng Roxette, gusto niya umanong manatiling buhay ang legacy nito. Ang ibig sabihin nito mga idol, gusto nitong ipagpatuloy ang kanilang banda. Binago nito ang pangalang Roxette bilang PG Roxette, kasama ang mga bagong bokalista na sina Helena Josephson at Dea Norberg. May aasahan tayong bagong single na i-release ngayong parating na May 2022 at
Ganun din ang panibagong album sa September 2022. Sa kabuuan mga idol, nagkaroon ng Roxette ng 10 studio albums, isang live album, isang remix album, 9 na compilation albums, 11 video albums, 52 music videos at 56 na singles. Nawala man ang isa sa pinakamagandang boses sa music industry dahil sa pagkamatay ni Marie ay mananatili naman ang awitin nila sa atin. Mga kantang timeless at hinding-hindi kukupas ilang henerasyon man ang lumipas. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, eh huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.